Sa Tondo, Maynila, binisita natin ng pamilyang ito. Pamain po ng Brown. Yan si Julian Liedo, isang ina na kinakailangan tumigil ng pag-aaral dahil sa isang hindi inaasahang pagkakataon. 5 years ago, nag-aaral pa po ako. Hindi ko pa po naiisip na magkakapamilya ako. Tingin ko po kasi makapagtapos ako nung time na yun. Nakapag-aral ang pagluluto sa senior high school si Julian. Pero nung magkuleyo siya, hindi niya nakaya at hindi nakaya rin ang magulang niya yung magmatrikula sila para sa kanyang kursong gusto. Pero tinanong ko po kasi yung magulang ko kung makapag-aral ako. Sabi sa akin, hindi na daw po makapag-aral kasi gawa nga po na nahihirapan na din po kasi sila nun. Dahil yung magulang ko nung time na yun, nagtatricycle lang yung papa ko. Yung mama ko naman, nasa bahay lang siya. Gusto ko po kasi mag-flight attendant nung time na yun. Nung hindi ko pa po naiisip na magkakapamilya kami. Pinapangarap ko po pa rin ngayon maging flight attendant. Hindi ko po pinag-isipan na magkakapamilya agad ako nun. Kasi ang iniisip ko nun, magtatrabaho ako nun. Kaso, dumating po sa time na, ayun nga, nagkaanak kami, biglaan lang po. Kala ko wala lang nung una. Kaso, nandyan na yan. Hindi na rin po namin pwedeng, hindi na rin po namin pwedeng ipalaglag, nandyan na yan. Biyaya po yun. Dumating po yung anak ko noong April 15, 2021. Nabuo yung pag-iibigan namin dalawa. Noong magdalawang taon na yung kanyang anak na si Zariah, naging sakit yung bata. Noong unang pinanganak po namin siya, okay naman po siya. At yung may born screening siya, wala naman po nakita ang sakit sa kanya. Bago pa po siya mag 2 years old, yung mga sintomas na yon na nilalagnat siya, umapayat, lumalaki yung tiyan, akala namin sakit lang po na simple lang. Nagkaroon din po siya ng mga rashes. Sabi ng pangalawang admit namin na baka daw po nagko-consider na po kasi siya na leukemia daw po kasi. Na-diagnose ng doktor na meron leukemia si baby Zariah. Ang kailangan po ni Zariah, financial din po para sa araw-araw namin pagpunta doon dahil po namamasahe lang po kami. Pati sa pagkain niya, malakas po siya kumain. Nagwawala siya pag hindi nabibigay yung gusto niyang pagkain. Kaya po minsan bago kami umalis, hiram muna kami sa magulang namin or sa magulang niya. Nabibigyan naman po kami. Kaso minsan, syempre, hindi naman laging meron. Nangungutang po kami sa iba. Naiintindihan ni Julian ang kahalagahan ng chemotherapy. Naiintindihan po namin na kailangan po niyang dire-diretso maggamutan dahil yung sakit niya magti-trigger lalo at lalala. Sabi ko na lang sa sarili ko na tuloy-tuloy na lang namin kasi matatapos din naman to. Siya nga nakakaya niya, paano pa kami? Sa gitna ng kanilang sitwasyon, nakakatuwa makita na tila walang sakit si Zariah. Yung anak ko po, matalino po siya. Kasi gulat na lang po kami sa kakanood niya, sa kakaturo namin. Hindi namin alam na na-adapt niya agad. Nakakabasa agad siya ng mga letters, color, mga words. Sobrang proud po kami sa kanya kasi kahit papaano, kahit sa sakit niyang ganyan, hindi kami nawawala ng pag-asa kasi nakikita namin siya malakas. Kina Julia naman at John ay hindi bumibitaw sa isa't isa
para lamang sa kanilang anak. Kitang-kita ang kanilang pagmamahalan at kanilang pagtutulungan. Ako po, habang wala yung asawa ko, pag sa work siya, sumasideline ako mag-online, mag-post ng mga dress para po at least kahit wala siya, may napoprovide ako. Yung asawa ko po, nagtatrabaho ng mano. On call lang po siya, minsan po wala. Minsan, pag nandito siya sa bahay, siya yung nag-aalaga sa bata. Habang ako nag-online, ako nagpo-post, nag-la-live. Para po sa pang-araw-araw din namin. Mabigay din, makaprovide din po ako ng para sa bata. Pamain ako dito na green. Yung sa anak ko po, kaya ko po nasabing biyaya siya dahil kahit na hindi ko natuloy yung pag-aaral ko, yung gusto kong marating, kahit biglaan lang po siya dumating sa amin. Masaya po ako kasi yung part na kahit nanghihina na kami, nandiyan pa rin siya, makita lang namin siya makulit, masigla, tumatawa, makulit. Okay na po yung pakiramdam namin kahit pagod kami. Basta okay lang siya lagi. Sa murang edad ni Julian, marami siya natutunan na maaaring ibahagi sa atin. Ang natutunan ko po eh, huwag masyadong magmamadali. Isipin yung kinabukasan bago yung maging masaya ka para sa sarili mo. Kasi hindi mo naman iisipin kung ano yung mangyayari pag nagawa mo na yung ganung bagay. Pero hindi naman po ako nagsisisi kasi masaya naman ako ngayon kahit na maaga nagkaroon ng anak, ganun. Masaya pa rin ako kasi biyaya pa rin yung natanggap ko. Maraming salamat po sa SM Foundation dahil po makakatulong din po yung binigay niyo sa amin. At lalo na po sa anak ko na lagi pong gustong kumain. Para sa mga nais magpadala ng tulong, nasa screen natin ang ating mga bank accounts. Pwede rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash. Maaari din kayo mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Sadyahin kami sa www.kapwako.org. Mag-navigate on how you can help at piliin ang angkop na tulong kung ito'y donate cash, donate in kind, volunteer, o partner or sponsor with Kapwa Ko Mahal Ko. At para makasiguro kayo na makararating ang inyong donasyon sa nais niyong tulungan, paki-email lamang ang pangalan ng inyong recipient. Ilagay ang halaga, ipadala sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po.